Magdilig tayo ng halaman. Dito ako sa labas sa terrace, magdidilig ng halaman. May halaman din naman kasi kami dito eh. Alaga ko to. Naglilinis din naman kasi ako dito minsan sa ano. Pinapaligoan yung ano dito. Kasi minsan kasi ano na umuulan ng iba di iba kasi dito eh. Hindi umuulan ng tubig. Umuulan ng mga alikabok. So karamihan ano, alikabok talagang andito ang ulan nila, hindi kagaya sa atin na ano, yung ulan niya ay tubig. So dito sa Middle East, ang ulan nila ay alikabok. Minsan nga lang umuulan dito ng tubig, pero yung pag-ulan ng tubig niya may dalang ano pa din siya, alikabok. So magtataka ka dito minsan ano, yung mga building dito hindi mo na makikita. Hindi mo na makikita ang mga malalaking building dito gawa ng umuulan. Ayun na naman, na umuulan na naman ng ano, ganyan yung mga tao dito. Karamihan yung mga ano, mga hindi, yung mga dayuhan, yung nagtatrabaho lang dito, hindi taga dito talaga. So ano, pag naulan na ng alikabok, ayun na. So minsan din dito umuulan din siya ng ano, ng ice minsan. Nung unang salta ko dito, naulan kaya ng ice nung mga maybe ano na ngayon, 4 years na. Mga 4 years na ata nung unang salta ko dito. Hindi pa ako dito nag ano sa Alcobar dati. So sa ano pa ako dati, sa Hail dati. Tapos naulan ng ano, naulan ng ice. Sabi ko eh, para akong nag ano, para akong ano yung Tagalog ng, kasi Bisaya kasi ako, yung namangha. No? Totoo pa lang na ulan ng ano, ganyan, sabi ko sa amo kong babae. Totoo pa lang na ulan ng ano dito, ng snow, parang ganun. Parang na ano ako dati. So grabe yung ulan na yun. Yung, alam mo yung ano, yung julin, parang circle na maliliit. Ganun yung ulan dati na ano, na snow dati. Tapos ang ginawa ng, nagchismisan na tayo ha. Nagchismisan while naglilinis sa labas. So sa nung naulan na, pagkatapos ng ulan ng ice, nagtaka ako sa amo kong babae kasi kinukuha yung ulan ng ice. 'Di ba sa atin ano siya, sa atin ano, pag naulan, yung ulan talaga hindi sa inaano mo, pero hindi sa iba, yung iba iniinom natin, 'di ba? Kasi ano, parang may ano 'yun, medisina kumbaga sa atin. Yung mga matatanda 'yun ang sasabihin, pero sa din and dito din sa kanila, parang ganun din siya. So yung ice na yun, na naulan ng ice, so kinuha ng amo ko, tapos ano, nilagay niya sa maliit na planggana. Tapos diba natunaw yun, nung natunaw na yun, ininom nila, parang ganun. Pero marumi siya kasi nasa, parang nasa ganito, nasa floor kasi siya eh. Nasa floor, nasa ano siya, sa ano, hindi siya,
basta marumi, kumbaga marumi siya, hindi siya ano, hindi kagaya sa atin na sinasalo yung ulan, di ba? Sa kanila hindi. Nung pagkatapos ng ulan, kinukuha na nila sa parang ganito sa apaka ng ano, tao. Kinukuha nila, tapos nung natunaw na, iniinom nila, ang dami kayang dumi nung sa ano, ang dami kayang dumi nung sa pinakababa na. Kasi ano yun eh. Tapos iniinom nila, sabi ko, ba't iniinom, madumi man yan, kasi hindi man yan, ano, sabi niya, hindi daw madumi, ano daw yun, medisina daw yun. Sabi ko, paano naging medisina yan, eh, ang dumi, kinuha nyo sa dumi, sabi ko. Kaya hindi daw. Kaya yun. Tapos, yun na nga. Sabi ko, yung naulan pa pala dito, totoo talaga palang naulan ng, ano, ng ice. Pero, ano lang, ano lang din, tiempo, kumbaga, hindi karamihan naulan ng, ano, parang sa isang taon ata, ang ulan ay pag naulan ng ice, parang isang, sa isang taon, isang beses lang ata. Tapos yung ulan na normal na ulan nila dito, mga ilang, sa isang taon, mga mabibilang lang din. Karamihan talaga ang ulan nila dito ay ulan ng, ano, ng alikabok yun. Kaya, ano, bihira lang maglalagay ng damit sa labas. Yung karamihan ng mga gamit nila dito ay mga, may mga dryer na para hindi na ilalagay sa labas yung, ano, yung mga damit. Parang ganun. So, hindi talaga kagaya sa atin sa Pinas, ano. Kaya, kung pagpipiliin ako sa Pinas o kaya sa dito. So parang sa ano, sa iwan ko lang sa ibang bansa ano. Pero kung pagpipiliin ako sa Pinas at saka sa ano, sa Middle East. Okay, mas okay talaga ang Pinas lalo na andon yung pamilya natin. Parang hati-hati. Kung ano lang siguro, kung mayaman lang siguro tayo, so why not magstay tayo? Yun talaga, pipiliin natin yung Pinas, diba? Kasi taga doon tayo eh. Pero ano, yung kalahati naman, pipiliin ko din yung parang 50-50, hindi whole talaga. Kasi ako, kagaya sa akin, na mahirap lang ako. So, mahal ko ang ano, ang country natin sa Pinas. Pero kailangan ko din naman mang ibang bansa. Kailangan kong magtrabaho dito sa Middle East. 50% din sa Middle East kasi kung magtatrabaho ako dito, nakakatulong din naman ako kahit papaano, nakakatulong ako sa ano, sa pamilya ko. Lalo na sa anak ko, kahit papaunti, kakaunti-unting ano, tulong, parang ganun. So, ano na lang, tiis-tiis na lang kumbaga. Tiisin mo na lang yung ano, yung ano mo, anong tawag din, pangungulila kumbaga sa pamilya mo, lalo pa kung may mga anak kayo. So tiis lang, kahit man sa ibang bansa, kahit hindi lang dito sa Middle East, lahat ng mga OFW na ano, lahat ng mga OFW na nagtatrabaho, tinitiis talaga na malayo sa pamilya, lalo pag may anak, nagtatrabaho tayo para sa pamilya natin. Kaya kahit man sasabihin nila na ano, marami naman tayong mga karanasan, 'di ba? So ano, kahit anong gawin natin, gusto man nating magstay na ng Pinas, sa ayong taga Pinas, gusto man natin o kaya hindi sa Pinas, even sa ibang country. Diba? Gusto man natin magstay sa atin, sa ating lugar. Hindi tayo makapagstay ng matagal. Lalo pa paghirap tayo, mahihirap tayo.
kagaya ko. Hindi ko na lang iano sa iba. Kagaya ko na sobrang hirap ko. Mahirap ako. Sobrang hirap ko talaga. So, kailangan ko talagang magtrabaho. Diba? Parang ganun lang siya. So, tiis-tiis na lang. No, diba? Nag-chismis lang ako, natapos ko na yung trabaho ko. Nagdilig ng halaman, nag-chismis, nagkwentuhan, kahit ano na lang sinasabi nang may ma-upload lang, diba? Mabilis ba akong magsasalita? May natutunan ba kayo? Ganito lang talaga ang buhay ko. Karamihan pangutya, karamihan sigaw sa amo, pero wala akong magagawa. Kasama yan eh. Ang importante, kahit anumang problema, hindi tayo dapat sumuko at hindi tayo dapat mag, kasi yung iba, 'di ba, sa sobrang dami ng problemang dumarating sa buhay. So, nagpapakamatay, diba? So, ako, ang ginawa ko na lang, nagwa-YT ako. So, itong ginagawa ko ngayon, ipopost ko din naman ito sa YT. Oo. Kahit nonsense man ito, at least may libangan ako. Kahit papano, nalilibang ako. So, ganun na lang. So, tapos na din ako sa trabaho ko. Natapos din yung chismisan ko ng chismis na walang kwenta. So, ingat-ingat kayong lahat. Huwag kalimutang mag-pray. Huwag kalimutang magpasalamat sa Panginoon sa mga blessings na dumarating sa atin at sa darating pa, 'di ba? So, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Makakaraos din tayo kahit papano, kahit hindi man tayo magiging mayaman, at least hindi na tayo katulad dati, 'di ba? Katulad sa akin, kahit hindi man ako yayaman, pero at least naranasan ng mga anak ko yung buhay na hindi nila naranasan dati nung hindi pa ako nag-abroad. So ngayon parang okay na sila, nakakatikim sila ng kahit minsan masasarap na mga pagkain. Minsan nga lang, pero at least naranasan nila, hindi katulad ng hindi pa ako nagtatrabaho sa ibang bansa. Ang lahat ng ito ay ginagawa ko sa mga anak ko. Kahit miss ko naman, minsan, pero kahit wala akong magagawa, kahit sobra ko na silang miss, namimiss ko na sila lahat, yung tatlong anak ko, miss ko na talaga. Wala akong magagawa. Kailangan kong magtiis para sa kanila. Sana ganun din kayo mga OFW, na lalo na pag may mga anak kayo, sana ganyan kayo. Magtiis-tiis lang, tiis lang talaga. Isipin nyo, ginagawa nyo ito para sa mga anak ninyo. Kasi ganyan din yung ko. Yan yung weapons ko para magiging malakas. Kaya kayo, mag-ingat kayo parati. God bless. Ingat kayo lahat. Sana magiging kung wala kayong first time, kung sino mang makakapanood, sana wag hindi ko naman sasabihin na gayahin niyo ako, pero sana kung wala na kayong libangan, sana maghahanap kayo ng mga libangan na hindi kayo makakaisip ng magpakamatay kayo, ganyan. Katulad sa akin. So, ito yung libangan ko, nagwa-YT ako minsan. Kahit
kahit pagod na, pero ano pa din. Kaysa man naman makaisip ka ng ibang ano, ibang iniisip, yung bang wala na sa sarili, hindi na matino ang pag-iisip natin gawa ng marami tayong problema. So, hanggang dito na lang. Tapos na din yung trabaho ko. Ingat-ingat ang lahat. Bye-bye. God bless. Bye-bye.